na walang anak. May isang matandang lalaki na may dalawang anak na lalaki. Ang nakababatang anak ay lumapit sa ama at nagsabing, "Ama, ibigay mo sa akin ang aking mana." Kaya ang ginawa ng ama ay hinati niya ang kanyang kayamanan at ibinigay niya sa pinakabatang anak ang kanyang mana. Ilang araw pa lang ang nakalipas, umalis ang bunsong anak. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian at nagpunta sa malayong bayan. Doon niya nilustay ang kanyang kayamanan. Bumili siya ng maraming mga damit. Kinastos niya ang kanyang pera sa pagsusugal, paglalasing at sa pambababae. Marami pa siyang ginawang masasamang bagay. Nang maubos na ang kanyang pera, nagkaroon ng matinding tagsalat kaya't siya ay nagsimulang magutom. Kaya naman namasukan siya sa isa sa mga mamamayan ng bayang iyon. Pinadala siya nito sa bukid para maging tagapagpakain ng mga baboy. Gutom na gutom ang bunsong anak na ito na halos kainin niya na rin ang kinakain ng baboy. Ngunit hindi niya ito magawa. Nang nakapag-isip-isip na ng wasto ang bunsong anak, napaisip siya sa kanyang sarili. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Aalis ako at babalik sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, "Ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. Hindi na nararapat na ako itawaging anak mo. Nagmamakaawa ako, ibilang mo akong isa sa iyong mga alila." Kaya umalis na siya ng bayan na iyon at pumunta sa kanyang ama. Pero malayo pa lang ang batang lalaki ay natanaw na siya ng kanyang ama. Naawa ang ama sa kanyang anak, kaya't patakbo niyang sinalubong ito at niyakap. Sabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. Ako hindi nakarapat-dapat na tawagin iyong anak." Ngunit sinabihan ng ama ang kanyang mga alila, "Bilisan niyo, dalhin niyo dito ang pinakamagandang balabal at isuot ito sa aking anak. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri at suotan ng sandalyas ang kanyang mga paa. Magkatay ng matabang baka, maghahanda tayo ng malaking pagdiriwang. Ang anak ko'y tila namatay ay ngayon nabuhay muli. Siya ay nawala ngunit ngayon natagpuan." Lahat sila ay punong-puno ng kasiyahan. Ang parabolang ito ay ikinuwento ni Jesus upang maipakita kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo'y manumbalik sa Kanya. Tayo'y naging katulad ng anak sa kwento. Tayong lahat ay nawala sa tamang landas. Pero kahit na tayo'y makasalanan, mahal pa rin tayo ng Diyos. Nang nagsisisi at nanumbalik ang batang lalaki, malugod siyang tinanggap ng kanyang ama. Nais ng Diyos na tayo'y manumbalik sa Kanya. Dahil dito, sinugo ng Diyos si Jesus upang ibalik tayo sa Kanya. Si Jesus ay namatay sa krus at tiniis ang sakit ng kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Sa ganitong paraan, natanggap ni Jesus ang parusa na nararapat sa atin. At dahil kinuha niya ang ating parusa, posible na tayo ay makaligtas dito. Kung tatalikuran natin ang ating kasalanan at bumaling kay Jesucristo, lilinisin niya tayo. Si Jesus ang tanging daan pabalik sa Diyos. Dapat tayong makaramdam ng totoong pagsisisi dahil sa mga kasalanan sa ating puso. Maari nating kausapin ng Diyos mula sa ating mga puso, tulad nito. O Diyos, ako ay makasalanan, ngunit naniniwala ako kay Jesus na namatay, nagtiis sa parusang para dapat sa akin. Patawarin mo ako, alang-alang kay Jesus. Tinatanggihan ko ang mga paraan ng kasalanan, si Jesus lamang ang aking susundin. Gusto kitang maging ama. Gawin mo akong tunay na isa sa iyong mga anak, alang-alang kay Jesus. Amen. Paano magkaroon ng kapayapaan?
Mga kaibigan, pakinggan ang mga salitang ito. Sa simula, walang mga tao, walang lupa, walang langit, walang mga puno at walang mga hayop. Walang ibang buhay o kahit anong bagay kundi ang Diyos. Tapos nilikha ng Diyos ang araw, ang mga bituin, ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mundo. Sa pangwakas ay ginawa niya ang unang lalaki at ang unang babae. Pinangalanan niya silang Adan at Eva. Sina Adan at Eva ay mabubuti. Kaibigan sila ng Diyos at tuwang-tuwa sila. Nakinig sila sa Diyos at sinunod siya. Ngunit sa paglaon, ang pinuno ng mga masasamang espiritu ay dumating sa magandang hardin na ginawa ng Diyos para kina Adan at Eva. Ang pangalan niya ay Satanas. Alam ni Satanas na sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na mamamatay sila kung hindi sila susunod sa kanya. Ngunit sinabi ni Satanas, "Hindi kayo mamamatay." Pinakinggan nila si Satanas at sinuway nila ang Diyos. Ang kanilang mga puso ay naging masama at sila ay natakot. Mula noong panahong iyon, lahat ng mga tao ay nagkasala at nagkaroon ng kalungkutan at mga sakit. Wala silang kapayapaan sa kanilang mga puso. Mahal ng Diyos sina Adan at Eva at mahal pa rin tayong lahat ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay banal. Ayaw niya sa kasalanan at kasamaan. Ikinalulungkot ng Diyos na nagkasala sina Adan at Eva. Sinira sila ng kasalanan at hindi sila makakalapit sa Kanya ng may kaligayahan. Ang kanilang kasalanan ay parang isang malaking pader na pinipigilan silang makalapit sa Diyos. Sinabi ng Diyos na dapat ay may kabayaran para sa mga kasalanan ng mga tao. Kung walang kabayaran, kailangan nilang mamatay at pumunta sa lugar ng pagdurusa kung saan parurusahan si Satanas. Pero ito ang kamangha-manghang katotohanan. Labis na mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao, kaya't sinabi niya sa kanila na siya mismo ang magbabayad para sa kasalanan nila. Sinabi niya na ipapadala niya ang kanyang nag-iisang anak, si Jesus, upang gawin ang pagbabayad na ito. Si Jesus at Diyos ay iisa. Si Jesus ay magiging sakripisyo upang mabayaran ang mga kasalanan ng lahat ng mga tao. Siya ay mamamatay sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang dugo para sa kanila. Habang hinihintay ng mga tao ang pagdating ni Jesus, sinabi sa kanila ng Diyos kung ano ang dapat gawin. Sinabi ng Diyos, "Dapat kang mag-alay ng kordero." Sinabi niya sa kanila na ang dugo ng tupa ay walang kapangyarihan. Ngunit ipinapakita nito na naaalala nila na balang araw ay si Jesus ang gagawa ng huling kabayaran. Ipapakita nito na naniniwala sila sa Diyos at sinisikap na sundin siya. Nangako ang Diyos sa mga tao na sila at ang kanilang mga inaapo ay magkakaroon ng kapayapaan kung gagawin nila ito. Lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay gumawa ng kung ano ang sinabi niya sa kanila na gawin at ang kanilang mga puso ay napuno ng kapayapaan. Makalipas ang maraming taon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Siya ay ipinanganak na isang sanggol at lumaki na maging isang lalaki. Siya ay totoong tao at siya ay totoong Diyos. Ang kanyang pangalan ay Jesus. Wala siyang ginawang mali. Hindi siya nagkasala kahit isang beses. Habang si Jesus ay nasa lupa, gumawa siya ng maraming kamangha-manghang mga bagay. Itinuro niya sa mga tao ang tungkol sa langit at tungkol sa Diyos. Pinagaling din niya ang maraming may sakit at binuhay pa ang tao mula sa pagkakamatay. Maraming naniniwala na si Jesus ay nagmula sa Diyos. Ngunit ang ilang masasamang pinuno ay nainggit kay Jesus at kinamuhian siya. Pinayagan sila ni Jesus na patayin siya. Sa ganitong paraan, tinanggap niya ang kaparusahan at pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan.
Ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo upang mapalaya tayo mula sa kasalanan at iligtas tayo mula sa pagpunta sa lugar ng kaparusahan. Dahil siya ay Diyos, ang kanyang buhay ay bumalik sa kanya. Siya ay bumangon mula sa kamatayan at bumalik upang manirahan kasama ng kanyang Ama sa langit. Nandoon siya ngayon at balang araw ay babalik siya upang kunin ang lahat ng mga nagtitiwala sa kanya upang manirahan sa kapayapaan sa langit kasama niya magpakailanman. Nang namatay si Jesus, ito ang perpektong sakripisyo. Dahil siya ay walang kasalanan, ang kanyang dugo ay maaaring ibayad para sa ating kasalanan. Ngayon, ayaw ng Diyos na gumawa pa tayo ng mga sakripisyo sapagkat ginawa na ni Jesus ang perpektong sakripisyo. Magtiwala ka kay Jesus lamang. Mabubuhay siya kasama mo. Ilalagay niya sa iyo ang kanyang sariling banal na espiritu. Tutulungan kanya na huwag nang gumawa ng masasamang bagay. Pagkatapos, magkakaroon ka rin ng kapayapaan. Pagkatapos, hindi ka na pupunta sa lugar ng parusa kung saan pupunta si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu. Mga kaibigan, maraming tao ang hindi nakakaalam ng magandang balitang ito. Nagsasagawa pa rin sila ng mga sakripisyo at sinusubukang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Ang ilan ay nagbabayad ng pera. Ang ilan ay nagbuhos ng dugo. Ang ilan ay gumagawa ng mabubuting gawa. Ngunit lahat ito ay walang halaga. Hindi tatanggapin ng Diyos alinman dito. Ang bayad lamang na mahalaga ay ang kabayarang ginawa ni Jesus. Magtiwala kay Jesus at magkakaroon ka ng kapayapaan. Patatawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kung hihilingin mo sa Kanya. Maaari kang makipag-usap sa Kanya ngayon din.